hanggat may nangangailangan, hindi po magsasawang tumulong ang Alagang Kapatid Foundation. Kaya patuloy po ang ating relief operation sa mga kapatid nating sinalanta ng bagyo sa Isabela at Cagayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Ang tablang ito ng kisame ng bahay ni Mang Kennedy ang nagsalba sa kanyang pamilya nang biglang bumaha sa Isabela noong isang linggo. Sa gitna ng pananalasa ng bagyo, dito niya ipinato ang isang taong gulang at tatlong taong gulang na mga anak. Dito rin sila kumapit mag-asawa. Sabi ko sa kanila, pasensya ninyo, sabi ko, ganito na baha tayo. Walang-wala yung buhay natin, parang 50-50. Kanina, bumalikan News 5 kasama ang Alagang Kapatid Foundation, kinamang Kennedy at sa iba pang mga nasalanta sa bayan ng Santo Tomas. Binigyan sila ng face mask at relief goods mula sa Tulong Kapatid at MVP Group of Companies. Tinulungan din ng foundation na iba pang barangay gaya ng Antagan at Amugawan sa Isabela. Salamat po sa Alagang Kapatid sa TV5 po. Maraming salamat. Namigay ng tinapay, tubig, sapon, disinfectant at gamot. Naabutan din ng tulong ang Barangay Damurog sa Alcala, Cagayan. Tiniyak namang nasusunod ang social distancing sa relief operations. Isa sa mga nakipila ang 98 years old na si Tatay William. Kwento niya, dalawang araw siyang na-stranded sa bubong na walang makain. Itong binigay nila dito, magpapasalamat ako at may nakatulong. Dalawang araw ako doon sa bubong. May kapitbahay ako pero hindi ko marunong maglakoy. Mabuti at may yung dagi, ginalot ko sa kabaliete. Tumaas yung tubig. Pero sa kabila ng mga pinagdaanan nilang pagsubok, ngiti at walang sawang pasasalamat sa mga nag-abot ng tulong ang kanilang isinusukli. Kakayanin daw nilang makabangong muli, lalo't marami ang nagparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Maraming salamat po sa Alagang Kapatid! Ubus po ang aming pasasalamat! Marami po kayong natutulungan! Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5.